So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 14, 2024, Martes. At ngayon po ay kapisahan ni Apostol San Matias. Ang ating pangunang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 1, verses 15 to 17, and verses 20 to 26. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangan matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakit kay Jesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at wag nang tirahan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin, ang Panginoong Jesus. Mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, at tinagurian ding Husto. At sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinaligtan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin at ginugunita ang kapisahan ng isa sa 12 apostol, no, ang bagamat hindi siya original na 12 apostles, no, pero siya po ang humalili o pumalit sa pwesto ni Judas na siyang nagkanulo kay Jesus. Ang pangalan niya ay si San Matias. Ang kwento po, no, ng pagkakapili sa kanya ay narinig natin sa ating pong pagbabaliktanaw sa pinakaunang bahagi na mga gawa ng mga apostol, itong chapter 1, kung saan pinamunuan ni Pedro ang pagpili sa magiging kapalit upang matupad pa rin, no, ang nasasaad sa kasulatan na itong 12 apostol ay kakatawan sa 12 lipi at 12 haligi na ating pong simbahan. Bagamat hindi natin masyadong narinig na, no, na kung ano ang naging buhay ni Matias, pero ayon po sa mga scholars at sa mga tradisyon, si San Matias po ay nangaral din ng mabuting balita sa ibang lugar, no, at meron pong binabanggit na umabot siya sa Dagat Caspian. Dito natutunan niya kung paano umiwas sa tukso, ano, yung hindi lang basta sa material na bagay, kundi tukso sa laman. Siya rin po ay nangaral sa mga mabagsik na tao, ngunit siya ay binigyan ng maltrato mula sa kanila, at saka siya pinatay doon sa isang lugar na tinatawag na Colchis. Si San Matias po ay isa sa mga naging saksi ng pananampalatayang pinangangalagaan ngayon ng simbahan. Kaya, no, maganda rin po yung proseso na matutunan natin na sa atin pong pagpili ng mga hahalili, sa mga maglilingkod, hindi lang sa simbahan, no, maging sa atin pong pamahalaan, na talagang ito ay dinadaan muna natin sa matimtimang pagdarasal. Kung sino talaga yung nararapat at ayon sa kagustuhan ng Diyos. Minsan hindi yung sa kriteriya ng tao, kundi ayon sa plano at kagustuhan ng Diyos. Kaya sakali po, no, nawa sa mga darating na mga panahon, kung tayo pumuli ay bibigyan ng pagkakataon para humanap,
no, kasi yun din ay isang biyaya, no, isang kapangyarihan na mayroon tayo yung pumili ng mga susunod na mga maglilingkod sa atin pong pamayanan, sa atin pong simbahan. Kaya gamitin natin ng wasto ang kapangyarihan ito, lalong-lalo na bago tayo magdesisyon ay isang guni muna natin sa Panginoon sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.